Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, walang aliping mas dakila sa Panginoon niya, ni walang sinugong mas dakila sa nagpadala sa kanya. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Tanda ito ng kanyang kababaang loob. Ang isang lingkod ay hindi dapat maging mas dakila kaysa sa kanyang pinaglilingkuran. Ang tunay na sugo ng Diyos ay may taglay na kababaang loob, sapagkat siya mismo ay mapagkumbaba. Taglay ni Jesus na ating Panginoon ang katangiang ito. Kanyang sinabi, "Ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod." Ipinamalas niya ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa pag. Kaya naman, nararapat lang na taglayin din ito ng kanyang mga alagad. Sino mang nais maglingkod sa Panginoon ay kailangan magpakababa tulad ng kanyang ipinakitang halimbawa. Isang kahangalan kung ang isang alipin ay kumikilos na mas dakila pa kaysa kanyang Panginoon. Dahil dito, ang bawat isa ay inaanyayahan na seryosong naisin na kamtin ang katangiang ito, ang pagpapakumbaba. Pagsasagawa, "Panginoon, alisin mo sa akin ang pagkamakasarili at pagmamalaki. Turuan mo akong hanapin ang kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa."